Guys, pag-usapan natin ngayon yung AGE or yung acute gastroenteritis. Ito yung sakit sa mga bata na ang symptoms is diarrhea. Tapos pagsusuka, pwede rin naman may fever. So ano nga ba ito? Ano yung mga gamot? Ano yung mga signs at symptoms? At kailan dadalhin sa ER? So again, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pwede tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to like the video, share, and subscribe to our channel, Dr. Pecha Mom. Basta't AGE or acute gastroenteritis, nagdadiarrhea po si baby or nagtatae. Kapag nagtatae si baby, ibig sabihin matubig po ang kanyang pupo at meron siyang at least 3 times in one day na nagpupupo na madami. Ano yung babantayan kapag nagtatae si baby? Yung signs ng dehydration. Ang signs ng dehydration, marami. Pero kapag quick assessment, ang una naming tinitignan dyan yung kanyang general appearance. Kung matamlay ba si baby, kung naglalakad, kung naglalaro. So, kung matamlay, one of the symptoms na dehydrated si baby is yung pagiging matamlay. Pangalawa, yung tinitignan namin is yung kanyang mata, kung malalim. Kung malalim yan, signs po yan na dehydrated si baby. Pero may mga bata kasi na sadyang malalim yung mga mata or yung mga iba, mapupunga yung mga mata, di ba? So, hindi pa rin natin na masabi na dehydrated talaga siya. Kaya may iba pa kaming tinitignan. Pangatlo, tinitignan namin yung kanyang balat. Kung matagal po bumalik yung kanyang balat kapag kinurot mo siya ng konti. So, ang tawag namin dyan, skin turgor. So, kami lang po yung makakapag-assess dyan sa balat ni baby. Pero pwede nyo rin siyang itry. And then, next symptoms or signs na dehydrated si baby is yung kanyang ihi. So, kapag within 6 hours, wala pa rin ihi si baby, baka naman dehydrated na siya. Next would be yung heart rate tsaka yung respiratory rate ni baby, yung kanyang vital signs. Kung hingal na si baby tsaka mabilis yung tibok ng puso niya, isang senyales din yun na dehydrated na si baby. Next, yung thirst ni baby, kung gustong-gusto pa niyang uminom ng tubig. Kapag gustong-gusto yung uminom ni baby, ibig sabihin dehydrated na siya. Malala kapag nakita niya ng matamlay tapos ayaw niyang uminom. Pero kung normal lang naman yung kanyang uhaw, mild dehydration pa yun or wala siyang dehydration. Next, signs ng dehydration is yung tinatawag namin capillary refill time. Kami rin po yung nakakapag-assess niyan pero pwede niyo rin i-check yan kay baby. Marbo. Bo's hand is cold. Griffin, don't touch your brother's hand. Aaron. Sorry, I don't want to making it worse. It is cold. The capillary refill is delayed. Wait, what does that mean? He's losing circulation, not enough. Nagagawa namin yun kapag pinipisil namin yung ito yung nail beds po nila. At kapag nasa more than 2 seconds po yung balik ng kulay ng pink. Ito yung kulay pink dito. Wala kasi adrenaline. Talagi ko siya dito. Kasi mabilis ang vlog lang to eh. Kasi marami po nagre-request na marami kasi nagre-request na mag-vlog ako about AGE dahil nga usong-uso po yung pagkatay ngayon tsaka pagsusuka. Lalo na yung pagsusuka. So again, yung CRT. So pwede nyo i-check kay baby ito. Pipisilin nyo po ito. Yun sa akin, dahil hindi naman ako dehydrated kapag pinisil ko yan, buwabalik yan in less than 1 second. Pero kapag bumalik yan, bumalik yung kulay niya. Yan kasi pag pinisil niya yan, palor, di ba? Maputla siya. Pag pinalis niya yan, buwabalik po agad yan in less than 2 seconds or in less than 1 second. Ibig sabihin, hindi po ako dehydrated. Pero kapag pinisil niya po yan sa baby niyo na nagtatae, at sobrang bagal ang pagbalik ng kulay ng nail bed si baby na umaabot ng 3 seconds and above, baka naman dehydrated na si baby or talagang dehydrated na siya. So isa din yun, signs na meron na siyang dehydration. Pag nalaman yung nagtatae siya, diarrhea, ang unang pwedeng gawin is to prevent dehydration. So, paano? Kailangan meron tayong mapainom sa kanya, ORS. So, merong ganito sa market, no? Yung mga oral rehydration solution. Maraming brand na ganito. So, meron tayong Pedialyte, Vivalyte, VVT, or yung mga ORS na sachet na tinitimpla. Meron naman sa mga bata na hindi tinitimpla. Ang hindi pwedeng painom kay baby, yung mga alam nyo na
yung Pocari Sweat, yung Gatorade, kasi hindi yan akma sa katawan ng tao ng isang bata. Kapag less than 1-year-old, nagtatayo si baby, at nagtatayo siya, bigyan po siya ng at least 50 ml or 2 to 3 ounces na lang na ORS kada pupo ni baby. Kapag naman nasa 1-year-old hanggang 10-year-old si baby, ang ipapailing mo sa kanya kada pupo is nasa 100 to 200 ml kada pupo ni baby. So kapag nagpupo siya ngayon, pwede kayong magbigay ng isang baso sa kanya. And then kapag naman more than 10 years old na si baby, drink as tolerated. So kung ano lang yung matolerate niya. Kasi kapag more than 10-year-old, ano na yan eh, malayo na yan sa ano, hindi na siya prone ma-dehydrate. Kaya pwede nyo na lang siyang painom as tolerated. Yung kaya next lang. Is pwede po kayong magbigay ng probiotics. You could ask also the drugstore any probiotics, pero mas maganda yung Lactobacillus Rotary. Meron pong ibang ano probiotics like Bacillus Clausi, pero pwede po kayong bumili sa drugstore. Wala pong reseta na kailangan. Pwede kayong bumili at magtanong kung ilang dose. And then next, yung zinc sulfate. Yung paborito nating vitamins, pwede rin pong vitamins yan sa diarrhea para malessen yung duration ng pagtatae. Now, kailan niyo po siya dadalhin sa emergency room? Kapag meron po kayong signs ng dehydration or kapag nag-worry talaga kayo, might as well dalhin niyo si baby sa kanyang pediatrician or sa emergency room kapag may senyales na ng dehydration. Other information about AGE, yung pag-uusapan naman natin is saan ba nakuha ni baby at paano maiwasan yung pagkakaroon ng AGE. So, ang AGE kasi sa bata, ang pinaka most common cause niyan is rota or virus. So, probably nagsubo-subo si baby or meron siyang nainom or na-contaminated water or minsan kasi ano lang eh, direct contact. So, yun nga. Paano natin maiwasan, aside from good hygiene at laging kailangan maging malinis sa katawan si baby, vaccine po ang isa sa mga prevention or preventive measure na pwedeng gawin para maiwasan ang malalang pagtatae. Dahil nga, the most common cause of severe diarrhea in children is rotavirus. Yun nga, meron tayong bakuna para dyan, para maiwasan yan. That is your rota vaccine. And you could ask your pediatricians about sa detalye ng rota vaccine. Nabibigay po yan as early as 6 weeks of age, kasabay po ng primary series, health center. Yes, wala po sa health center ito, sa mga private pedya po. So that's it for AGE. Kung may natutunan po kayo, please don't forget to like the video and share also, tapos subscribe na po kayo sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you!